Ito yung aking tester. Ito yung nabasa ng bagyo. Pero buo pa yung kanyang voltmeter. So, kaya ang ginawa ko, iligyan ko siya ng DIY backlight tester. Ayan. Ang silbi na lang nito ay yung voltmeter. So, ayan. Testing natin tong aking backlight. Ayan, guys. Oh. Ayan, oh. Oh. So, testing natin. So, ito. Yun, oh. Meron tayong 31 volts. Ibig sabihin, yung supply ng ating backlight is 31 volts. Pwede din yung isa-isa. Ito guys, simple lang yung laman nito. Ayan. Luma na. Ayan na. Hindi ko na siya ginagamit. Gawa ng ito ay kumbaga hindi na accurate yung kanyang resistance. Hindi ko na to ginagamit. Pero okay pa yung voltmeter nito. Nagagamit pa yung AC at saka yung DC voltmeter. So yan, nilagyan ko siya ng DIY backlight tester dyan sa loob. Ang purpose na lang nito ay yung voltmeter na lang. Dito natin makikita yung ano, yung kung ilang volts yung kada isang strip. Tsaka kada isang beads, lamp beads. Ayan. Yeah, para makita natin. Kasi yung ibang DIY tester, wala silang ano, voltmeter. Kaya gumagamit sila ng tester. Ay napakahirap naman pag dalawa-dalawa ang hawak. Kaya ito, simple lang naman to. Kumbaga DIY tester, tapos yung output niya, nilagyan ko lang nung itong ano, itong ating common, tapos itong sa ating port ng voltmeter, ohmmeter, at saka milliampere. Ayan guys, share ko lang to. Ayan. Buksan natin na makita niya yung laman. So, ngayon ko lang to inano, nakita. Pero meron akong upload na ganito din. DIY backlight tester. Iisa din siya, kaso ito. Ayan, meron siyang voltmeter. Ito yung laman niya. Ayan. Ayan. Parang walang nagbago, ganun pa rin. Ginamit ko din yung board niya eh. Hindi pwede naman tanggalin kasi mawawala yung pinakang ano nung na. Pero ito ay battery operated pa rin. Gumagana pa rin yung resistance nito kasi hindi lang accurate. Ayan. Gumagana yan. 300 volts to. Ayan. So nilalaman ito ay yung kanyang ano, ito yung mylar. Yung mylar na yan. Ito yung mylar. 474, pwede na yung 105. Tapos ito naman yung bridge type diode. Ayan. Tapos ito yung ating filter capacitor. Tapos ito, may resistor dyan, dalawa, isang 100 ohms, tsaka isang 270 ohms na tig 2 watts. Tapos meron ditong, itong galing dito sa AC input niya. Meron ditong fuse, tapos doon sa kabilang line. Dito yung kanyang 474, 600 volts na mylar. Tapos meron siyang 390K dun sa gitna ng mylar. Tapos para sa bleeder, para kahit bunutin nyo na yung saksak, hindi na mag-charge ito, para iwas electric shock din. So naglagay ako dito ng 100K para may bleeder tayo dito sa capacitor.
Yan. Protected pa rin siya ng fuse para safe itong ating tester. So, yun lang itong ano na to. Itong output niya na 270 tsaka 470. Dito lang 'yan naka-connect sa ano. Yan sa ating common, tapos do sa voltmeter. Ito sa port ng voltmeter tsaka ng millimeter tsaka ng ohmmeter. Yan. Tapos battery operated pa rin siya. Yan, para kahit ano, kahit patay na tong ano, itong ating backlight tester, nagagamit pa rin siya. Ayun oh. Kumbaga, para hindi na tayo magpahirap na maglagay ng tester. Ayun. Baka makuryente pa tayo. Kaya yun, ito na lang yung ginawa ko. So, hindi ko na naman po gagamitin tong resistance. Tsaka yung ibang function niya. Dito lang ako sa voltmeter, ayan oh, off tapos 1000 volts kasi wala naman tong 300. Yan. Yan oh. So 300 volts yan. Mamaya ako na lang pakikita. Open pa kasi ito. So battery operated. Yan. Pakita ko yung ano, yung kanyang diagram. So ito yung kanyang diagram. Meron tayo dito ang fuse. Yan. Ito yung kanyang fuse. Yan. Ito yung ating AC input. AC in, tapos fuse natin. Kahit 2 ampere pwede dito. Yan. Tapos, ito yung isang AC in natin. AC in. Yan. Tapos ito, may resistor na dito, 390K. Yan. 390K. Tapos meron ditong kapasitor. Yan. Yung kapasitor niya ay, yung value niyan ay 474J 600 volts. Pwede na yung 105. Yan. Yung ibang gumagamit ng 105. Pwede yan. 105J. Tapos sunod yan, meron tayo dyang diode. Yan. So, lagyan ko na lang dito ng diode. Yung diode natin ay box yan. Yan, ito yung AC. Yan, AC niya. Pasensya lang kayo sa drawing. Yan, AC yan. Tapos ito yung positive, negative. Yan. May ubo ko pero walang COVID. Yan. Tapos, ito yung pinakang out niya. Nandito yung ating capacitor na 47 microfarad by 400 volts. Yan. Tapos meron siya dyan na yan, resistor na 100K. Pwede dyan. Pambleeder lang naman. Tapos ito na yung out nya. Meron tayo ditong resistor na 470 ohms. Yan. Fuse to 2 ampere. Yan. 2 ampere fuse. Tapos ito yung ating 100 ohms. Yan, resistor. 100 ohms. Yan, 100 ohms. Tapos ito na yung out niya. Yung polarity, tingnan niyo yung polarity. Positive, negative. Yan, ito yung positive, then ito yung negative. Yan. Okay. Ito yung yan, ito yung AC to, tong ating socket. Yung isang linya niyan papunta dito sa fuse. Paglampas sa fuse, yan, dun siya pupunta sa AC.
easy terminal ng ating rectifier diode. Yan, bridge type. Bridge type. Yan. Tapos, yung kabilang line, itong kabilang line, ito yung may 390K sa gitna. Yan, may 390K. Tapos, may capacitor siya na 474 o kaya 105 microfarad. Yan. Tapos, diretso na yan dito sa ating AC. Sa dalawang AC ng ating bridge type diode. Paglampas ng ating diode, meron dyan positive negative na. Syempre, yung AC kukonvert niya ng DC. Yan, DC voltage. So, yung papasok dito ay 400 volts. Ah, 300. Syempre, yung out din, 300 din. 300 volts yung papasok niya, AC. Tapos, yung palabas niya na dyan ay 300 volts DC. Kaya may capacitor tayo dyan ilalagay. Filter niya yan. Para ma-filter niya yung AC. Walang papasok na DC. Ha? Walang... Ma-filter niya yung DC. Mapipilter niya yung DC na walang papasok dito na AC. Ayan, baligtad ako. Kasi pag may AC itong out nitong ating tester, ating backlight tester, posibleng mapundi yung ating backlight pag may AC. Kaya kailangan natin dyan ng filter. Ayan guys. Ayan, itong bleeder na yan. Itong ating taga-discharge na 100K. Yan. Purpose niya na para kahit mabunot nyo na yung AC cord natin, wala nang matitira dito na charge. Para iwas na ground din kayo. Malakas-lakas din yan. So, tapos meron tayo dyan. Paglampas ng 100K, meron tayong 470 ohms, 2 watts din yan. Tapos yung 100 ohms dito sa may negative natin, 100 ohms dito sa positive natin yung 470, pwede magkabaligtaran to, 470 o 100 ohms, okay lang yun, magbubus din naman yan. So ito guys, ang DIY tester na to, matagal ko na tong ginagamit, hindi sya na kakapundi ng isa-isang bumbilya. Talagang kahit isa-isa hindi niya kayang pundihin. So tsaka kada isang strip kaya niyang pailawin. Yun guys, sana ito yun. Yan ang screenshot niya na lang. Yun guys, salamat sa inyong panonood. Yan, sana makatulong to sa inyo. Ito ay maganda sa ating paggagawa. Pero nakatulong naman to sa akin. Gusto ko lang tong ibahagi sa inyo. So, maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ayan, i-like, mag-comment. At i-share na rin yung video para maraming nakakapanood. So, ayan. Shout out kay Sir Mojajos Technics sa kanyang palive kagabi. Kasama natin dyan si Sir Tony Pagyo. Tapos si Master Liboy Technician. Ayan. Pakibisita na lang po ng channel ni Master Liboy, tsaka ni Master Mojajos Technics. Yan. Salamat po.